Ang ating mundo ay may malawak na karagatan at kagubatan, at ito ay puno ng mga nakakamanghang nilalang na maaring hindi pa natin nakikita. Mga nilalang na may kakaibang itsura na parang alien, may parang patay na dahon, may parang fireworks, may mga nakakatakot na bibig at iba pang mga weird looking na mga hayop. Yan ang ating alamin sa video na ito. Number 1, Axolotl. Kung iyong titingnan, para itong si Toothless at Light Fury sa pelikulang How to Train Your Dragon. Hindi po ito si Toothless at Light Fury, ngunit pwede mo rin itong gawing pet dahil hindi naman sila delikado. Ang nilalang na ito ay tinatawag na axolotl or Mexican walking fish. Ito ay isang neotenic salamander na nauugnay sa tiger salamander. Kahit na tinatawag itong walking fish, ay hindi ito isang isda, kundi isa itong amphibian. Kamag-anak nito ang mga palaka at sisilian. At kamag-anak din niya ang penis snake na nakwento na natin sa part 1. At kung hindi nyo pa napanood ang part 1, make sure na panoorin nyo po pagkatapos ng video na to. Nasa description po ang link ng part 1. Makikita ang mga ito sa kailaliman ng Lake Xochimilco sa Mexico. Mukha itong tadpole na may mga paa na katulad ng isang butiki. Ang parte na ito ng kanyang katawan na parang sungay na may balahibo ay ang kanyang external gills na ginagamit niya sa paghinga. Lumalaki ang axolotl hanggang 12 inches na may bigat na hanggang 8 pounds. May dalawa itong katangian na naiiba sa ibang amphibians. Una, dahil siya isang neotenic salamander, ay hindi siya sumasailalim sa metamorphosis o ang pagdevelop sa physical structure ng isang hayop. Ibig sabihin, fully mature na ito pero ang katawan nito ay ganun pa rin tulad ng ito ay nasa larva stage pa. Pangalawa, mayroon itong unique capability para mag-regenerate. Ibig sabihin, kagaya ng mga butiki, kaya nitong patubuin muli ang kahit anong parte ng kanyang katawan na na-damage or naputol. At hindi tulad ng ibang amphibians, ang axolotl ay hindi maaaring magtagal sa lupa dahil ito ay para ring isda na nabubuhay lang sa tubig. Ang axolotl ay isang carnivore or meat-eating animal. Ang kanyang mga pagkain ay bulate, insekto at mga maliliit na isda. Ang paraan nito sa pagkuha ng pagkain ay sa pamamagitan ng pag-amoy. Ang axolotl ngayon ay isa ng endangered species dahil kakaunti na lang ang kanilang populasyon. Ang mga tubig kasi sa Mexico ay polluted na at madalas din silang ginagamit sa mga scientific research dahil sa kanilang katangiang mag-regenerate. Number 2, Satanic Leaf-tailed Gecko. Sa unang tingin ay aakalain mong puro patay na dahon lang ito, pero may isang hayop na nakakamouflage dito at kahit ang mga predators ay nahihirapang makita siya. Ito ay ang Satanic Leaf-tailed Gecko. Ang hayop na ito ay isang species ng gecko or tuko. Ito ay matatagpuan lamang sa Madagascar. Ang kakaibang nilalang na ito ay tinatawag na Satanic Gecko dahil ang ulo nito ay parang may sungay at minsan ay mayroon itong mga mapupulang mata na tulad ng isang devil. Ang gecko na ito ay dalubhasa sa pag-camouflage at magaling manlinlang ng mga predators sa pamamagitan ng pag-camouflage na parang patay na dahon. Tinawag din itong leaf tail dahil sa maladahon itong buntot at hindi lang ang kanyang buntot ang parang patay na dahon, kundi pati na rin ang kanyang katawan na may mga lines na tulad ng ugat ng isang dahon. Nagsisilbi itong defense mechanism laban sa kanyang predators. Bukod dito, may kakayahan din itong i-flat ang kanyang katawan sa kahoy at kapag may predator ay ibubuka nito ang kanyang bibig na kulay pink. Kapag inaatake siya ng predator ay ilalaglag niya ang kanyang buntot at tatakbo palayo. Sa pamamagitan nito ay malilinlang niya ang kanyang kalaban. Tulad ng ibang lizards, may kakayahan din siyang patubuin ang parte ng katawan na na-damage or nawala. Ang hayop na ito ay maliit lang na may haba na 2.5 to 3.5 inches kasama na ang kanyang buntot. Sa gabi, ito mas aktibong maghanap ng pagkain. Tulad ng ibang butike, ang gecko na ito ay kumakain ng kahit anong magkasya sa kanyang bibig tulad ng langaw, crickets at ipis. Ang gecko na ito ay maaaring mabuhay ng mahigit 10 taon. Sa kabila ng kanyang nakakatakot na pangalan ay hindi mapanganib sa tao ang Satanic Leaf-tailed Gecko. Sa katunayan ay maraming tao ang nag-aalaga nito bilang isang pet. Ikaw ka-awesome, kung bibigyan ka ng pagkakataon, gusto mo bang magkaroon ng pet na Satanic Gecko? Comment yes kung gusto mo pong gawing pet ang gecko na ito. Number 3, Halitrephis Jelly. Ang napakagandang nilalang na ito ay tinatawag ding Deep Sea Fireworks dahil kapag naiilawan ay tila ba isang pumutok na fireworks na may napakagandang kulay.
Ang Halitriphis massi ay isang species ng deep sea hydrozoan tulad ng Portuguese man-o-war. Ang mga tentacles nito ay napakanipis at dahil dito ay parabang lumulutang ito na nakahiwalay sa kanyang katawan. Ang nasa gitna naman ay binubuo ng mga radial canals na tumutulong na dalhin ang pagkain sa kanyang katawan. Ang Halitriphis ay matatagpuan sa karagatan na may lalim na 4,000 to 5,000 feet at dahil sa bihira lamang silang makita ng tao ay kaunti lang ang ating nalalaman sa kanila. Number 4. Leafy Sea Dragon. Ang Leafy Sea Dragon or Gluart Sea Dragon ay isang isda na kamag-anak ng seahorse. Matatagpuan lamang ang sea dragon na ito sa mga karagatan ng Southern Australia. Ito ay may habang 20 to 35 cm at maaaring mabuhay ng 2 to 10 years. Kung ang satanic leaf-tailed gecko ay dalubhasa sa pag-camouflage sa kagubatan, ang Leafy Sea Dragon naman ay magaling mag-camouflage sa karagatan. Tinatawag itong leafies dahil sa mga maliliit na maladahon na mayroon ito sa buong katawan. Ang mga ito ay hindi mga palikpik na ginagamit sa paglangoy. Ito ay ginagamit niya lamang bilang camouflage at aakalain ng kanyang predator na ito ay isa lang seaweed. Walang mga ngipin ang leafy sea dragon, pero sila ay mga carnivores. Ginagamit nila ang kanilang nguso para kainin ang mga maliliit na isda at crustaceans. At alam nyo ba, napakabigatin nitong leafy sea dragon dahil siya ang marine emblem or sagisag ng Southern Australia. Number 5. Pink Fairy Armadillo. Ang Pink Fairy Armadillo ay ang pinakamaliit na species ng armadillo. Makikita lamang ito sa mabubuhanging lugar sa Central Argentina. Mayroon itong maliliit na mata, yellowish-white na balahibo at may shell sa likod na nakahiwalay sa kanyang katawan. Ito ang pinagkaiba niya sa ibang species ng armadillo. Ang cute na armadillo na ito ay may haba lang na 3.5 to 4.5 inches at maaari itong mabuhay ng 5 to 10 years. Pink ang kulay ng kanyang shell dahil sa blood vessels na nasa ilalim nito. Ang kanyang shell ay nagsisilbi niyang armor. Ang malalapad na paa nito sa harap at likod ay may malalaking kuko na ginagamit upang maghukay at gumawa ng butas sa buhangin. At dito magaling ang Pink Fairy Armadillo sa paghuhukay. Ang likurang bahagi ng kanyang shell na tinatawag na butt plate ay flat dahil ginagamit niya ito para makompress ang mga buhangin na kanyang hinukay. Ang paborito nitong pagkain ay langgam at larva, pero kung wala ang mga ito ay mga dahon at ugat ng halaman ang kanyang kinakain. Maari mo itong gawing pet, pero yun nga lang, hindi sila nabubuhay ng matagal kapag wala sa kanilang natural na habitat o tahanan. Number 6. Hagfish. Sa kailaliman ng karagatan ay mayroong naninirahan na kakaibang nilalang na parang igat or eel. Ito ay ang hagfish na kilala din sa tawag na slime eel. Ito ay nabibilang sa klase ng isda na tinatawag na agnatha. Ang mga isdang ito ay walang mga panga. Makikita ang mga hagfish sa ilalim ng karagatan na may lalim na 5,600 feet. Bukod sa wala itong panga, ay wala din itong buto. Ang mga hagfish lang ang tanging hayop na mayroong bungo ngunit walang spine. Mayroon itong maliliit na mga butas sa tagiliran na ginagamit sa paghinga at paglabas ng slime or sticky substance. Pero ang nakakatakot na parte ng katawan nito ay ang kanyang bibig dahil para itong alien kung kanyang ibubuka. Nakakadiri ang feeding habits ng hagfish dahil ang kanyang kinakain ay katawan ng mga namatay na hayop. Nakakadiri man pero may maganda itong dulot sa ating ecosystem dahil kagaya ng mga sea pigs, nililinis nila ang sahig ng ating karagatan. Ang mga hagfish ay may ability na maglabas ng slime or yung transparent na sticky substance. Ito ay ginagamit niyang defense mechanism para sa kanyang mga predators upang makawala kapag inatake siya. Sa pamamagitan kasi ng slime ay mahihirapang huminga ang kanyang predators. Bago tayo magpatuloy, gusto naming malaman. So far, nagustuhan niyo po ba ang content natin sa video na ito? Kung nagustuhan po ninyo, click like at mag-comment ng big yes. Number 7. Honduran White Bat. Ang Honduran White Bat ay isang napakaliit na paniki na matatagpuan sa rainforest ng Honduras, Panama, Costa Rica at Nicaragua. Ang itsura nito ay parang bulak kaya tinatawag ito ng iba na cotton ball bat. Mayroon itong mapuputing balahibo na ginagamit niya para mag-camouflage bilang depensa sa kanyang mga predators. Ang parte na ito ng kanyang katawan na parang dahon ay ang kanyang ilong. At dahil sa mukha itong dahon, tinatawag din ang paniking ito na leaf nose bat. At ang isa pang tawag sa kanya ay Caribbean White Tent Making Bat dahil sila ang gumagawa ng sarili nilang tirahan. Ang
Ang napaka-cute na paniki na ito ay hindi katulad ng ibang paniki na sa kuweba naninirahan. Ang paborito nitong gawing tirahan ay ang Heliconia plants na kamag-anak ng saging. Pero tulad din ng ibang paniki, sila rin ay nocturnal. Ibig sabihin, tulog sila sa umaga at sa gabi sila naghahanap ng pagkain. Ang pagkain nila ay mga prutas at ang pinakapaborito nilang prutas ay ang fig. Ang Honduran white bat ay mayroon lamang haba na 4 to 5 cm at maaaring mabuhay hanggang 20 years. Number 8, star-nosed mole. Ang star-nosed mole ay isang maliit na mole na matatagpuan sa kagubatan at basang lugar sa North America at Eastern Canada. Kung iyong titingnan, mayroon itong kakaibang itsura na parabang ang ulo ay may maliit na galamay ng octopus. Ang parte na ito ng kanyang katawan na parang mga galamay ay ang kanyang ilong. Ito ay hindi niya ginagamit pang amoy, kundi ito ay pandaman niya para maghanap ng pagkain. Ang star-nosed mole ay halos hindi nakakakita, kaya ang ilong nito ang ginagamit para makahanap ng prey. Kilala ang mole na ito bilang world's fastest eater sa lahat ng mammals dahil napakabilis nitong humanap ng pagkain. Ang star kasi nito ay nagtataglay ng mahigit 100,000 nerve fibers, kaya mabilis nitong nade-detect ang paligid. Kapag dinampi daw nito ang star sa lupa ay para itong may kamera na nakikita kung alin ba ang pwede nitong kainin. Ang mga kinakain ng star-nosed mole ay mga insekto, bulate at iba pang invertebrates. Sa 39 species ng mole, ang star-nosed mole lang ang species na naninirahan sa mga basang lugar. Magaling din itong lumangoy at sa katunayan, isa ito sa dalawang hayop sa mundo na marunong gumamit ng pang-amoy sa ilalim ng tubig. Number 9, Goblin Shark. Ito na siguro ang shark na may pinakakakaibang itsura. Nakatira ito sa sahig ng ating karagatan, kaya minsan lang natin silang makita, at ang goblin shark ay tinatawag na living fossil at ang iba naman ay tinatawag itong vampire shark dahil tulad ng isang vampira ay iniuwasan nito ang liwanag at nakatago lang sa kailaliman ng dagat. Ang bahagi na ito ng kanyang katawan na mahaba ay ang kanyang ilong at ginagamit niya ito para maghanap ng pagkain. At mayroon itong kakaibang panga na nag-i-extend para maambush ang kanyang prey tulad ng isda, squid at crustaceans. Sinasabing ang goblin shark ay mahinang lumangoy at mayroong bad eyesight, kaya ang paraan ito sa pagkuha ng pagkain ay maghihintay lang ito na lumapit ang kanyang prey at agad nitong ini-extend ang kanyang panga kapag nakalapit na ito. Ang panga nito ay may mga maliliit na mga ngipin para panghuli sa kanyang prey. At ang kanilang kulay na pinkish or parang pula ay nagsisilbing camouflage dahil ang kulay pula ay nagiging kulay itim sa madilim na dagat. Ang goblin shark ay mayroong haba na 3 to 6 meters at maaring mabuhay ng 30 to 35 years. Number 10, Jerboa. Ang jerboa ay matatagpuan sa mga disyerto ng Asia at Northern Africa. Ang napaka-cute na alien-looking na nilalang na ito ay isang rodent at kamag-anak ng mga daga. Para itong Pokemon na si Jerbolta in real life. Kung iyong titingnan, para itong pinagkabit-kabit na iba't ibang parte ng katawan ng ibang hayo. Mayroon itong ulo at katawan na parang daga, malaking bilog na mata na parang owl, malaking paa sa likuran na katulad ng isang kangaroo. Mayroon din itong maliit na mga paa sa harapan. May ibang species ng jerboa na mahaba ang mga tenga na parang rabbit. At ang mahabang buntot nito ay ginagamit para may balance ito habang nakatayo. Tulad ng isang kangaroo, ginagamit nila ang kanilang paa sa likuran sa pagtalon. At kapag ito ay nasa panganib ay tumatalon ito ng zigzag pattern para malinlang ang kanyang predator. Nakakatalon ang mga jerboa hanggang 24 kilometers per hour kapag hinahabol. Tulad ng mga daga, ito ay mas aktibo sa gabi. Ang kinakain nito ay mga halaman at may ibang species naman na kumakain ng mga insekto. At alam nyo ba, hindi umiinom ng tubig ang mga jerboa. Sa mga pagkain lang nila kinukuha ang fluids. Ngunit huwag magpalinlang sa maamo nitong mukha dahil sinasabing isa ito sa mga hayop na nagdadala ng virus na tinatawag na monkeypox. Ito ay isang disease kung saan ang taong mayroon nito ay magkakaroon ng rashes sa katawan at ang malala pa ay pwede itong maging dahilan ng pagkamatay. Sa 10 hayop na nabanggit, alin ang inyong nagustuhan mga ka-awesome? Pakilagay po ang inyong sagot sa comment section. And by the way, shout out dyan kina Disaster Gamer, Junard Lotarino, Jan Manuel,
J. Diones, Desmanay Lineses, Jemboy Vargas, Enzo Pugi, Minura K., Angelo Uy, at J. Pahe. Maraming salamat po sa comment at suporta ninyo. This is Chen from Our Republic. Hanggang sa muli and stay awesome!